So last Sunday, ating tinalakay ho yung six spiritual conditions, and we have learned that from the verses beginning 10 through 13, makita ho natin yung unang mga conditions that we have to understand and take note para ho maging tiyak ang katagumpayan na ipinagkakaloob na nga ng Diyos sa atin. Nais ng Panginoon bilang anak niya ay magtagumpay ka. Ipinangako niya na ang katagumpayan. Nasa sayo ngayon upang i-apply, isabuhay ang katagumpayang kanya na hong ibinibigay sa atin. No? Kung binigay na ho sa atin, halimbawa ang pagpapala hong bahay, sasakyan, no? Binigyan ka na ng susi. So ano na ang gagawin mo ngayon? Dentiran mo yung bahay. Gamitin mo yung sasakyan. Dahil kung hindi mo yan gagamitin, then hindi mo siya ma-enjoy. Magiging display lang. Ganon din po yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Binigyan niya tayo ng blessing at katagumpayan. So it's up to us now na ilakad ho at ipamuhay yung biyaya ng Panginoon sa iyo. Anak ka ng Diyos at ikaw ay minamahal niya. Lahat ho ng pabor at biyaya ay kanyang ibinibigay at pinapangako na sa iyo. Hindi niya nais na tayo mamuhay ho na defeated, talunan, no? Mukmuk na lang ng mukmuk sa buong buhay na para bang pinagtakloban na ng daigdig na hindi na tayo makamove on. You're a child of God. He loves you dearly and He wants you, nais kanyang mamuhay ng ma-enjoy mo ang life kasama siya. Amen ba? Now, let us take to review yung convictions that we have learned last Sunday. Kailangan ho natin i-take note yung first six conditions. Number one, commit with God. Number two, converse. Pag sinabi natin commit, you have to make a commitment, strong commitment sa Panginoon. Kung gaano ka committed sa mahal mo sa buhay o sa iyong hanap buhay, o sa iyong pag-aaral so that you are receiving rewards, no recognitions, dahil ganun ka-passionate at yung commitment mo talagang binubuhos mo doon sa iyong gustong gawin. We have to be strongly committed sa Diyos na ating Ama, na ating Panginoon, sapagkat Siya ang ugat ng lahat ng pagpapala sa buhay natin. Amen ho ba? Siya ang number one dapat sa atin. Siya ang dapat priority ng ating buhay. So kung nais ho natin maging strong sa Diyos, then we have to make Him number one sa buhay natin. Kasi pagka naging number two si God, number three si God, number four, then we will be weak Christians. Magiging mahina ho tayo. No? Ang kalakasan ay nasa Diyos. Ngunit kung ikaw ay lalayo, hindi ka magiging strong. Kailangan gawin mo siyang number one priority mo, araw-araw, kasama ang Linggo, so that you will be strengthened and be protected and continually receive God's blessing sa buhay mo. Diba sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Diba? Kung sinong mga nakadikit sa akin, lalong magbubunga. Ang sinong nakahiwalay na sanga, mamamatay. No? Eh sabihin mo sa katabi mo, dikit ka lang lagi kay Lord. Number two, converse. Pag sinayin converse with God, no, dahil committed ka kay God, number one si God sa'yo, then it follows lang, naturally, lagi mo siyang kausapin. Hindi pwedeng kasakasama mo at isnabin mo. Hindi mo pinapansin. Di parang hindi kayo in good terms, di ba? Para kayong mag-asawa o magkaibigan na magkasama o kahit nasa isang bubong, hindi nag-uusap. So may problema. No? So para lalo ho ma-enjoy natin yung relationship with the Lord, lagi mo namang kausapin si God, no?
kahit saan ka naroroon, kausapin mo siya. Hindi lang pag sa oras ng kalungkutan o problema, kahit masaya ka, kahit wala kang ginagawa o anuman ang iyong pinagkakabalaan, you always talk, converse with the Lord. Number three, comprehend. Comprehending is understanding, knowing the tactics, the strategies of our enemies. Para tayo ay magtagumpay sa labanan, kailangan kilala mo kung sinong kalaban mo. Hindi pwedeng manghula ka, hindi pwedeng mag-guess-guess o mag-tsamba-tsamba. Kailangan sure ka na malaman mo kung nasan ang kalaban mo at ano ang mga kaparaanan niya, ano ang mga panudukso niya, no? Ano ang pangaparaan ng paglapit niya sa iyo para tuksoin ka. Then bago pa man siya makalapit, dapat iniiwasan mo na yan. No? Yan ang mga paraan ng alam mong mahina ka. No? Pero kung lalapitan mo pa yung apoy, then asahan mo, sabi mo, hindi ako masusunog, di ako mano, then makikita mo na lang yung sarili mong sinusunog ka na. No? Yan ang mga kaparaanan ng Diablo. So we have to comprehend his ways, yung mga taktika ng kalaban. So para maging tiyak yung ating victory. Number four, conscious. No? Sabihin natin, conscious. Lagi mong iniisip, lagi kang on alert, ready. Dahil tinitingnan mo, kahit sa oras ng pamangahinga, kahit nga sa oras ng pananambahan, no, nandyan si Satan, bubulong-bulong, at sabihin, isipin mo na kung anong iluluto mamaya. Isipin mo na kung ano may mga gagawin mo mamaya. No, oh, may problema ka pa bukas, may project ka, dapat mo nang tapusin. No? So he is trying to snatch your mind, your attention, no, yung focus mo sa Panginoon in hearing His word, in worshiping Him. Satan will try to disrupt you, to distract you. So dapat po lagi tayong conscious. Pag ganyan hong maatake siya, o napuyat ka kagabi, tapos kanyang papaypayan ka ngayon para matulog ka, no, i-rebuke mo. Then sabihin mo, God, tulungan mo ako. Patawarin mo ako, nakapagpuyat ako kagabi. Pero kailangan kong makinig. Tulungan mo ko. No? So, yan po yung mga ways and means ng kalaban. We have to be conscious. No? Hindi lang dapat hayaan lang dahil ang kalaban ho ay naparito upang magnakaw, pumatay, at sumira. No? So, yan po ang layunin ng Diablo. Number five, we have learned that we have to wear the complete armor. Sabihin natin lahat, complete. So, hindi pwedeng kulang. Kailangan kumpleto yung isuot mo para panalo. No? Hindi pwedeng very self-confident lang na kahit di ko dala yan, kahit di ko suot yan, no, hindi ako mapapano. Marami nang napahamak na Kristiyanong pasaway. Kaya wag ko tayo magpasaway. Sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Number six, confident. No? Sabihin natin confident. Pag sinabing confident, tayo ho ay nandun na ho yung assurance, nandun yung ating tapang, nandun na yung positive ho, yung pagiging positive natin. Dahil kakampi natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, then sino ang lalaban sa Diyos? If God is for us, who can be against us? So kahit magsama-sama pa sila, sila Satan at ang kanyang mga kampon, hindi sila mananalo. No? Dahil kakampi mo ang Panginoon. Amen? So, punta na ho tayo sa anim hong spiritual armor na kailangan ho nating laging suot. Ano yung six spiritual armors na dapat ho nating laging isuot? Basahin ho natin uli yung teksto kung saan binanggit ho yung six armor na biyaya, blessing ni God sa iyo. Number one, verse 14. Stand therefore having fastened on the belt of truth. Okay, ang una hong sandata ay yung belt of truth, yung sinturon ng katotohanan. Next na sandata,
and having put on the breastplate of righteousness. Breastplate, yung nilalagay ho dito sa harapan. Makikita niyo ho, mamaya, magbigay akong picture para makita niyo yung itsura. Then, verse 15, ikatlong kasandata, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. So, tatlo na yung binanggit. Verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith. Kaapat. With which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Verse 17, take the helmet of salvation. Panglima, and then panganim, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay, nasa yung picture natin kanina. So makita niyo yung picture. Yung breastplate dito ho sa harapan, belt of truth, okay, doon sa waist, shield of faith, ang shoes for the gospel of peace, then helmet, and then sword of the Spirit. So ginamit hong picture ni Apostle Paul yung mga sandata ho during the time ng isang Roman soldier. So, inigyan niya ho ng mga spiritual application yung lahat ho ng kasangkapang ito na patunay na magbibigay ho ng victory sa ating buhay. We want always to be victorious. Amen ho ba? Sino ho nangangailangan ng victory sa buhay nila? Yan na, lahat tayo. Meron ho tayong binabattle. No? Pwedeng yung asawa mo, binabattle mo. No. Pwedeng yung anak mo, no, napasaway, binabattle mo. O pwede hong yung sarili mo. O pwedeng kalusugan, pwedeng isang karamdaman. O pwedeng sa kumpanya, sa trabaho, na lagi mong kinainisan, na para bang lagi kang parang naliliit doon sa taong yun, yung wala kang, parang napaparalyze ka every time na na-encounter mo siya. So, nandun yung marami ho tayong binabattle, no? At nais ho natin maranasan yung katagumpayan palagi ho sa Panginoon. No? So, ito hong anim na ito ang magdadala ho sa tiyak pang mas malayo at mas malawak na katagumpayan sa ating buhay. So, tandaan ho natin tong anim na ito at isa buhay natin. Okay, ano yung number one na binanggit? Belt of truth. Anong ibig sabihin ng belt of truth? Number one, truthfulness. Sabihin natin lahat, truthfulness. Pag sinabi yung truthfulness, tingnan muna natin sa verse 14. Sabi ho, stand strong with the belt of truth tied around your waist. Stand strong. So, ang nung ibig sabihin nito, yung belt of truth ay tumutukoy ho sa application. Not just God as the truth or Jesus as the truth. Ang point ho ni Apostle Paul ay yung katotohanan ng iyong pamumuhay bilang anak ng Diyos. Hello? Pag sinabing truthfulness, ay maging totoo ka sa iyong relationship with God. Maging totoo ka sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Maging totoo ka sa iyong sinasabing pananampalataya sa Diyos. Maging totoo ka sa iyong Panginoon. Hello? Nasusundan mo ba natin? Nandyan na ho ang sikreto ng katagumpayan. Kung ikaw ay magiging totoo at tapat, pinapangako ng Panginoon ang katagumpayan. Kasi simple lang naman ang nais ni Lord. Maging tapat ka. Tama ba? Kung tayo ho ay hindi magiging tapat,
kung tayo ho ay magkukulang sa Kanya. At marami naman ho sa ating mga nagkukulang. Pero ang problema ho dito, kung ating dinadaya yung sarili natin, dahil hindi naman natin madadaya ang Diyos. Kung tayo po ay namumuhay, minsan Christian, minsan hindi, at pagkasama na natin yung mga kaibigan natin, o kung tayo man ay nasa parang nahihiya tayong maging Christian, so tayo po ay hindi lang nagpapakatotoo, kundi para bagang ikinahihiya natin si Lord. Pagkukulang. At minsan tayo pa'y lalapit po sa mga hindi Christian. Nakakahiya po. Diba? Lalapit ka sa hindi Christian. Hihingi ka ng tulong. Wala kang hindi ka bibiguin ng Diyos. Then maging totoo ka. Tama ho ba? Hello? Kasi ang mga nanghihina at magkukulang sa pananampalataya, no? Yes, sinusubok ka at nandun yung takot. Pero alam mo natin, lahat yan ay pagsubok nga na nangangailangan ng iyong pagkapit at pananampalataya sa Panginoon. Dahil pag once na hindi mo yan ginawa, then hindi ka naging tapat sa iyong faith. Hindi ka naging totoo. Simple lang naman ang nais ng Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Sinusubok ka para makita kung talagang ikaw ay tunay sa iyong sinasabing pagmamahal sa Diyos. Hinasabi mo, God, I love you. God, I worship you. Then asahan mo, you will be put into test. You will be examined kung ikaw nga ay talagang totoong nagmamahal. Kung paano sinusubok yung ating pag-ibig sa kapwa natin, sa mga magkarelasyon, sa mga mag-boyfriend, girlfriend, sa mga engaged, no? Sa mga mag-aasawa, sa mga kinasal. Lahat yan ay daraan sa mga pagsubok. Kahit nga kinasal na kayo, kahit nga 10 taon na o 20 years na kayo, mantakin nyo. Katulad ng ating Senador Enrile, nakipag-divorce pa o nakipag-anal pa ng kanyang pag-ibig sa kanyang asawa kung kailan na sa 90 na ho. No? Hindi ko maunawaan yung bagay na yan. No? Pero ang sinasabi ho ng Diyos, simple lang ho. Kung sinasabi natin Christian tayo, then maging tunay tayong Christian. Amen? Hindi ho Christian lang paglinggo. Kailangan ho Christian every day. No? Sa loob at labas ng church. We are the church of Jesus Christ. Kung hindi ho tayo magiging faithful and true, hindi ho tayo magiging victorious. Doon pa lang talo na ho tayo. Doon pa lang panalo na si Satan. Why? Kasi nadaya kanya. Napatumba kanya. No? Pero kung tayo mamumuhay at tatayo ho sa katotohanan ng Diyos, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay tapat, panghahawakan ko at titingtigan ko yan. Mamumuhay ako sa tulong ng Diyos, sa katotohanan, susunod ako sa kalooban niya, ang naisin niya, dahil naniniwala akong ito ang magdudulot o magbibigay sa akin ng higit na kasiyahan sa buhay, ng higit na pagpapala at kaligtasan sa buhay. Then, mararanasan nga natin ang pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos, hindi Kanya bibiguin. God is true, God is faithful, God loves you. No? At kung tayo ho'y magiging strong, sabi nga, stand strong. Maging matatag. Doon pa lang ho sa unang sandata, panalo na. Dahil hindi kailanmang makapapasok si Satan pagka tayo ho ay namumuhay sa katotohanan. Nakapapasok ho si Satan pag tayo ho ay namumuhay sa kasinungalingan. Nasusundan niyo ho ba? Pag tayo ho ay namuhay na Christian Sunday, Monday hanggang Sabado, hindi Christian, yan sabihin ni Satan,
niloloko mo ang sarili mo, niloloko mo ang Diyos. No? Yan ba ang anak ng Diyos? No? So we will feel that guilt within. At magiging feeling defeated na ho tayo. At magiging feeling mo ngayon, parang hindi natutuwa ang Diyos, parang ang layo-layo mo sa Diyos. Yan ho yung mga kaparaanan ni Satan. So para hindi ho magkaroon ng chance o ng puwang ang kalaban, mamuhay ho tayong totoo. Kung tayo man ay nagkamali o nagkulang, you just have to ask sorry kay God. Lord, sorry po, nagkamali ako, and tulungan niyo muli akong bumangon at magsimula uli. Amen o ba? No? So sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. So, sinabi ho yan ni Apostle John, again, sinundan niya ho sa ikatlong aklat ni Juan, chapter 1, verse 4, nothing makes me happier than to hear that my children live in the truth. Walang higit na makapagpapasaya sa akin, and that is referring sa Panginoon. Kung ang lahat ng anak ng Diyos, ang mga nagsasabing sila'y Christian, ay namumuhay bilang isang anak ng Panginoon, namumuhay sa katotohanan. Ang mamuhay sa katotohanan ay pag-iwas na ho sa kadiliman, pagsuko ng nakaraang makasalanan, at pagpapatuloy ho sa bagong buhay at bagong hinaharap, bagong pamumuhay, may kabanalan, may katuwiran at kalinisan. Ito ho yung katotohanan na dapat ho nating ipagpatuloy, isabuhay. Ngayon pang lalong nagsasabi tayong mga anak ng Diyos. Amen ho ba? So, weapon number one, truthfulness. So, weapon number two, righteousness. Sabihin natin, righteousness. Righteousness, we mean katwiran. So it follows, kung truthful, then it follows your righteous. At sinama pa rin yan at binigyang emphasis ni Apostle Paul sa ating kasuotan sa verse 14c, and on your chest wear the protection of right living. So sa ESV kanina, breastplate of righteousness. So ngayon sa Easy Read version, para mas madali ho nating unawain, protection of right living. Kung namumuhay ka sa tamang pamumuhay, then asahan mo ang kaligtasan. Ang mga napapahamak na tiyak ay yung mga sumusuway. Tama ho ba? Hello? Ang mga sumusuway, sila'y napapahamak. No? Pero ang mga tapat at mabubuti at matuwid, sila'y iniingatan. Sila po'y ligtas. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Eh sabi ho ni Paul sa 1 Timothy 6, verse 11, but God approves of, and that is a godly life. Ibig sabihin, atin hong gawing goal, atin hong pagsumikapan, atin hong abutin sa buhay, na lagi tayong makapamuhay ng may katwiran at kabanalan. Dahil nga ang Diyos ay banal, ang ating Panginoon ay matuwid. So tayo man ay ninanais at inaasahan ng Diyos na mamuhay na ho sa katwiran at kabanalan. Dahil tinawag tayo mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan. So inaasahan ng Diyos na mamuhay na tayo sa liwanag, sa malinis at maayos sa pamumuhay upang tayo ho ang maging daan ng blessing sa pamagitan ng inspirasyon, example, maging huwaran ho ng mga taong wala pang pagkilala sa Panginoon. Maraming nagsasabing Christian sila,
Maraming nagsasabing they know Jesus, no? Tumatawag sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Dahil hindi lahat ng tumatawag o kumikilala ay totoo. Ang kaligtasan ho natin ay nasa katotohanan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung maalala nyo, maging si Joseph, anak ni Jacob, siya ho ay isa sa mga kinikilalang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Mga ilang binanggit na pogi ho sa Bible, kasama si David. Kaya pagka mga pogi ho, habulin ng mga kababaihan. Pero si Joseph, ganun din ho ang kanyang naranasan. So maalala niyo yung pagsubok na kinarap niya? Siya ay pinagbili, pinagkaisa ng mga kapatid. Pinagbili, maging alipin siya sa ibang bansa. Siya ho ay ginawang alipin sa Ehipto. At siya ay inampo ng isang pero o, ni Potiphar. Siya ho ay may mataas na katungkulan ho sa Egypt. At ito si Potiphar, may asawang maganda. At itong asawa ni Potiphar, nagugustuhan si Joseph. So every time na wala ang kanyang asawa, itong asawang babae ni Potiphar, nanunukso kay Jose. No? Na panunukso sa paraang samahan siya sa higaan. So hindi lang ho minsan nagtetemp yung babae. Alam niyo ho, araw-araw. Kasi ho, nakitaan niya si Hoseng may kakisigan. Pogi. No? Ganyan ho talaga mga anak ng Diyos. No? So lalo na daw ho pag tumatayo sa pulpito, lado daw pumupogi. No? Yan, biro lang ho. So ano nangyari kay Jose? So kahit sa kabila ho ng daming tukso, no? At may kagandahan din yung asawa ni Potiphar. Dahil nandun yung mga pangangakong ibibigay ang gusto ni Joseph. Pero alam niyo yung ginagawa ho ni Joseph? Every time ho nakahiga na doon yung babae sa higaan at tinatawag si Jose, Jose, Joseph, nandito na ako. Hello. Sasabog ng mga pabango, paang akit. Panulukso. No? Pero ang ginagawa ho ni Jose bilang anak ng Diyos, tatakbo ho siyang palayo. No? Dahil sa frustration ho nitong babae na hindi ho siya kinakagat sa kanyang panunukso. Bagamat may kasabihan na pag lumalapit na ang palay, ano daw po? Tukain daw. No? Pero sa mga anak ho ng Diyos, hindi nyo dapat tukain dahil tukso yun. Dahil pag once na tinuka mo na akala mo ay makaliligtas ka, isa yung patibong na hataking ka papunta sa impyerno. Dahil hindi nais ng Diyos na papahamak tayo. Nais kanyang iligtas. Kaya iligtas mo rin yung sarili mo. Tama mo ba? Si Jose, tumakbo ang palayo at dahil sa frustration ng babae, nagsisigaw ho siya. Gumawa siya ng kwento, no? Sabi niya, rape, rape, ni-rape ako. Naghuhubad ho siya. Tinunik niya yung mga kasuotan niya. Eh, siyempre, anak ho ng Potiphar yan, pagka may nakarinig ho mga sundalo ho, nagbabantay ho, mga gwardiya. At siyempre, paniniwalaan ho siya. May power ho yun eh. So, anong nangyari kay Joseph? Kahit malinis ang konsensyo niya at walang kasalanan, siya ho ay ibinilanggo sa kagagawan ho ng kanyang nanunuksong asawa ho ni Potiphar. Pero sa kabila ho noon, mga patid, hindi ho doon nagtapos yung magandang story ni Joseph. Kung babasahin niyo yung kwento ng buhay niya, no? Bat-bat ng pagsubok,
Ngunit merong malaking pagpapalang naghihintay sa kanya. Matapos sa bilangguan, siya ho ay ginawang leader o isang chief guardian doon sa bilangguan. Then after ho sa mga pag-aaral o yung mga interpretation of dreams sa ginawa ni Joseph doon sa mga nasa bilangguan, siya ho ay pinatawag nung Pero para mag-interpret ng panaginip. At dahil ho si Jose nakagawa ho at ginamit ng Diyos para mabigyan ho ng interpretation ang mga panganib na parating ho sa buong mundo, nilagay ho si Joseph sa isang mataas na position, kanang kamay ho ng Pero, na siya ho ang mamamalakad, magrurul, no, sa buong mundo. Siya ho ang nilagay na isang governor, no, doon ho sa Egypt at pangkalahatan. No, ganun ho yung blessing ng God. Kailangan ho maging tapat lang tayo. Kailangan lang ho maging totoo tayo. Kailangan lang ho maging matuwid tayo. Huwag ho tayong padala sa mga kahinaan. Lahat ho tayo may kahinaan. No? Pero kung sa ang Panginoon ay nasa atin at ang Kanyang Espiritu ay kasama mo, sabi ng Diyos, tutulungan Kanya. Diba? Tutulungan Kanyang sumunod sa katwiran at kabanalan. Na hindi tayo paloloko, katulad ng ginawa ni Satan doon kay Eva at Adan, no? Hindi ho tayo mabiktima dahil tayo po ay anak ng Diyos. Kung meron mang una hong titirahin at kakalabanin si Satan, tayo po yun, mga anak ng Diyos. Dahil ang mga hindi anak ng Diyos ay hindi niya na ho kakalabanin dahil kanya na hong pag-aari sila. Ang kanya hong nais maligaw, ang nais niyang makuhang muli ay ang mga anak ng Panginoon. Kaya huwag kang magtaka kung bakit baga parang kung paano ka pa lalo lumalapit sa Diyos, ay lalo namang lumalapit ang mga tukso. Huwag kayong magtaka. No? Kung kailan kang nagpapaka sigasig sa Panginoon, tsaka naman darating ang mga pagsubok. No? Asahan niyo bilang anak ng Diyos, favorite ka ni Satan, kalabanin. Kasi gusto ka niyang patumbahin. Pero hindi dahil sa paborito ka ni Satanas para ikaw ay matalo. Ang katotohanan, paborito ka ng Diyos na mahalin at ingatan. Amen ho ba? So number one, truthfulness. Number two, righteousness. Number three, peacefulness. Peacefulness. Sabihin natin, peacefulness. Tingnan nyo yung verse 15. We will be reading from the easy read version. Maganda ho yung pagkakatranslate nito eh. Mas madali hong unawain. Sa ibang version, medyo iba ho yung pagkakatranslate. At maaring ibang maging pagkaunawan ninyo o natin. Karaniwan nga, iba ang nagiging interpretation sa verse 15. Pero kung ating titingnan yung konteksto ho ng chapter 6, it is Christian application. Application ho ng ating pananampalataya. So, sinimulan mo sa truthfulness, then righteousness, ngayon ho sa verse 15 is peacefulness. Bakit ho peacefulness? Sabi ho sa verse 15, on your feet were the good news of peace to help you stand strong. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa ibang interpretation ho, isuot daw ho yung shoes, maging handa laging ibahagi ang salita ng Diyos. Yan ho yung popular, common interpretation. Pero kung titingnan ho natin yung context, para hindi tayo mawala, maligaw, at nandun yung consistent interpretation mo ng verse,
Ang ibig kong sabihin ni Paul, ang mabuting balita na siyang tinanggap mo at kaloob ni Kristo sa iyo, ang siyang nagbigay ng kapanatagan, kapayapaan sa puso mo at sa espiritu mo, na naging dahilan na ikaw ay mapayapa, matahimik sa magulong mundo, nakatagpo ka ng kapayapaan sa Diyos. Ito ang isuot mo. Ito ang ilagay mo sa iyong paa. At ang paa at sapatos ho ng mga sundalo ng Romans, yung kanilang shoes ho ay may mga spikes para ho bumaon ang kanilang pagkakayapak sa lupa na hindi ho sila madulas. Especially in times of battle, warfare, ang kanilang shoes ay talagang ibabaon nila sa lupa habang sila ay nakikipag-espada, no? Upang hindi ho sila madulas sa labanan at sila ay nakatindig ng na malakas. Ganun din ho sa spiritual na buhay. Kailangan mong tindigan ang payapang mabuting balitang ipinagkaloob ni God sa iyo through Jesus Christ. We have found this peace with God. Areglado ka na kay God, di ba? Hello? Pinatawad ka na ba ni God? Then you will have that peace within you. At meron siyang assurance sa iyo na sa araw ng pagtatapos o pagwawakas ng mundo, sa araw ng kanyang pagbabalik, kanya kang kukunin, ililigtas at makakapiling magpasawalang hanggan. We have that wonderful assurance that God is our peace, is on our side. He is our Savior. So anumang pagsubok o tukso pang mga dumating sa buhay mo, maging panatag ka dahil yan ang magliligtas sa iyo. Dahil kung hindi ka magiging panatag, kung ikaw ay magpapa-apekto sa mga suliraning kinaharap, magiging magulo ang isip mo. Lahat ay magiging kaaway mo. Lahat ay iyong aawayin at kagagalitan. Kahit mismo mga kakampi mo ay pag-iinitan mo ng ulo. At maaring lalo kang gumawa ng mga bagay na magdadala sa iyo ng kapahamakan. Kung ang isip mo, ang puso mo ay magulo. To prevent you from doing such dangerous things, you have to keep that peace with you in God. Ang Diyos, panatag, payapa. He is the God of peace. Tama ho ba? He is not the God of chaos. Si Satan ang Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ng kapayapaan. Huh? Diba sabi ni Jesus Christ, "My peace I will leave with you." Ang kapayapaan ni Kristo ang ibibigay. So kung may kapayapaan ka ng Diyos, then ligtas ka, kapatid. Maalala nyo, maging yung mga alagad ng Diyos, kasama si Kristo. Naalala nyo yung minsan silang binagyo sa dagat? At si Jesus natutulog sa bangka? Naalala nyo yung kwentong yon? Ang pagkakabanggit ho doon sa Bible, fierce storm encounters them. Dumating ho yung matinding bagyo. Biruin nyo, nasa dagat ho sila. Alalahanin nyo, yung mga kasama ni Jesus Christ, mga fishermen yan. So, ang authority nila, ang husay nila, specialista sila, pagdating ho sa bagyo, dagat, alam nila. So, mas alam nila kung paano sila dapat maligtas. Pero sa pagkakataong iyon,
Nandun ho lahat ng kanilang takot, pagsigaw at pag-alala sa buhay na sila'y mamamatay. Si Kristo tutulog lang. Lahat sila talagang nagpapanik na. No? Tanggal ang mga tubig, no? Talagang limas na limas, no? Tapos yung iba ho, tinanggal yung telang para ho hindi sila itumba ng hangin. So lahat ho sila nagpapanik hanggang si Kristo nakita nila tulog pa rin. Sabi nila, Panginoon, wala ho ba kayong care? Mamamatay na kami. No? Para bagang di nila kasama si Lord. Na pag namatay sila, kasama nila mamamatay si Lord. At sabi nila, mamamatay na kami. No? Hindi sinabing mamamatay tayo. No? Siguro nandun pa rin paniniwala nilang sila lang mamamatay, si Lord hindi mamamatay. At sabi nila, Lord, did you not care for us? We are drowning. Mamatay kami. No? Natutulog ng payapa. Sarap ng tulog ni Lord. Alam niyo, may magandang tinuturo ang Diyos sa atin dun. No? Sa panahon ho ng bagyo o problema, tulugan niyo. Hindi ho, ah. Wag niyong isiping literal, no? Spiritually, God is teaching us na kung paano si Jesus Christ ho ay panatag sa bagyo. Ganun din naman tayong mga anak ni Lord. No, dahil may Panginoon ho tayo, dapat panatag ka lang. Kalma lang. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang. Ha? Wag agad kang magpanik, wag kang mag-alala. God, your God is in control. Take note. Ha? He is the one handling all the matters. Walang situation na nangyayari sa yung hindi niya hawak. Walang sitwasyon sa buhay mo na paintulutan ni Lord yung bagay na hindi mo kakayanin. Alam niyang kaya mo dahil kasama mo siya. Walang problemang hindi natin kayang lutasan dahil si Lord ang kasama natin. Si Lord ang tutulong, si Lord ang gagawa, si Lord ang magbibigay ng kailangan. Amen o ba? No, naniniwala ko in many ways, in many times, naranasan nyo na ang himala ni Lord. Hello, may naalala ba kayo? Amen ba? Intan nyo na. God is always faithful. Kailanman He will never be unfaithful. God is faithful. Bago ka pa isilang, faithful na siya. Hanggang sa dulo ng buhay mo, He will remain faithful. Hindi kanya iiwan. So ano man ang dumating sa buhay mo, kapatid, huwag kang padala sa problema. Maging panatag ka dahil kasama mo si Lord. Amen? Amen o ba? Iwan ka na ng lahat. Huwag ka lang iwan ni Lord. Hindi ka naman iiwan ni Lord. Siguro ang tanong, ang sasabihin natin, wag mo lang iwan si Lord. Sabi sa Peter, basahin natin, we wait for what God has promised, new heavens, new earth, where righteousness will be at home. And so, my friends, as you wait for that day, do your best to be pure, faultless, in God's sight, and to be at peace. Sabihin nyo, be at peace. Maging payapa ho tayo sa harapan ni God. At panatag ka kay God, ayos ka, aliglado ka kay God, lahat ng bagyo kaya niyong harapin.
Amen? No? Number four, faith. Pananampalataya. Sabi natin lahat, faith. Verse 16, at all times. Sabihin natin, basahin natin, banggitin natin, all times. Ibig sabihin, lahat ng oras, ng panahon, ng sandali, carry faith as a shield, for with it, you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. Panunukso. Tignan nyo, ha? Ng diablo. Kaya nyo hong labanan sa pamagitan ho ng pananampalataya. Ang faith ho natin ay parang kalasal. Ano ba? Ano bang English ng Tagalog ng shield? Sanggalang. Parang lalim, no? Ha? Panangga. So ito ho yung panangga natin sa mga panunukso ng kalaban. So ang panukso ng kalaban ay magbubulong ho sa iyo ng mga negatibong bagay para panghinain ka. Ibigyan ka ng problema, palaisipan, pag-iisipin, para ikaw ay, paano kaya yun? Paano ko babayaran yun? No, baka magkapatong-patong, paano kaya? No, baka... No, maraming alalahanin na ipapaisip sa iyo si Satan kahit hindi mo iniisip. Diba? Hindi mo naman iniisip, biglang papasok sa isipan mo. Yan ho ay ways ni Satan para ho i-disrupt kayo, para sirain yung iyong kapanatagan at ikaw ay pag-alalahanin, no? At mapasok ka niya unti-unti. Dahil sa iyong pag-aalala, sa iyong mga iniisip na hindi tama, ay maari ka nang magkasala. Oh, tama ho ba? So kung ano man yung mga panulukso ni Satan sa atin, ang dapat ho natin gawin, have faith. Manalig ka na tayo po ay ligtas at hindi tayo mapapano. Sabi ho sa Hebrews 11, masahin natin, now faith is the assurance that what we hope for will come about, and the certainty that what we cannot see exists. Ang ganda ko nang sinabi, no? By faith, our ancestors won approval. Anong sinasabi ko tungkol sa faith? Una, ang faith natin ay yung assurance. No? Ano yung assurance? Na yung ating inaasahan ay darating. No? Sabihin natin, assurance. Sinong nagbigay ng assurance? Si Lord. No? Ikalawa, ang faith ay certainty. Sabihin nyo, certainty. No? Ano yung certainty? Katiyakan. That what we cannot see exists. Hindi mo nakikita, bagamat hindi mo pa nakikita o hindi mo pa nahawakan, no? Tiyak na, tinitiyak na ng Diyos sa iyo, darating. Mangyayari. Ang tawag ho doon ay faith. Amen? Amen ho ba? No? Sabi mo sa katabi mo, have faith. Ha? Now, number five. Bilisan na ho natin. Hope. Sabi natin, hasa. No? Hindi ho yung sa weather, ha? May pag-asa ka sa Panginoon. May inaasahan ka sa Diyos. Then, matutulungan ka nung magmanatili, lumaban, magpatuloy. Sabi ho doon sa nabasa kong story, nung panahon ho nung mga Nazi sa mga Germans, hinuhuli ho yung mga Hudyo't pinapatay. Meron hong isang
writer, isa hong nabuhay, nakaligtas mula ho doon sa concentration camp ng mga Hudyo, mula ho sa mga Germans. Ang kanya hong observation, lahat daw ho ng mga kapwa Hudyo niya na hindi tumatagal. Kasi ho, talagang pinahirapan sila. Ginagawa silang slaves. At tapos ho, kung pakainin man sila, hindi ho sapat. So para silang mga hayop na trinato nung kanilang panahon. Alam niyo ang nangyari. Ang mga, yung kanyang observation, yung mga hindi ho nagtagal sa labanan, sa kulungan, yun ho yung mga taong kinakausap niyang wala nang inaasahan, wala nang pag-asa. Sinasabi ho ng mga kapwa bilanggo niya, katapusan na natin. Mamamatay na ako dito. Sa mga ganun daw hong pananaw at thinking o belief, sa kanyang observation, lahat sila totoo nga namamatay. Pero may isang grupo hong iba yung kanilang pananaw. Iba yung kanilang paniniwala. Sinasabi yung sa kanyang mga kausap, sabi niya, kayo, naniniwala ba kayong katapusan na natin dito? Marami pa rin ho nagsasabi, hindi ko pa katapusan dito. Dahil naniniwala akong makakalagpas pa tayo at makakaalis tayo dito. Dahil meron akong girlfriend na naghihintay sa akin. Magpapakasal pa kami. Sabi ho nung isa, eh ikaw, Brad, susuko ka na rin, mamamatay ka na rin dito. Sabi nung isa, hindi. Ako ho'y naniniwala at may pag-asa kung makakalagpas tayo dito. Dahil meron akong anak na may sakit na kailangan kong alagaan. Lahat ho nung merong nilulook forward ho sa buhay, naligtas po sila. Lahat po ay nagkatotoo. Ano ang sinasabi? Ano ang tinuturo sa atin? Tama ho si Apostle po. Lagi mong isuot yung helmet of salvation. Hope of salvation. Umaasa ka na ililigtas ka ni Lord. Hindi mo pa katapusan. Huwag mong sabihing katapusan mo na. Ang Diyos ang magsasabi kung katapusan mo na. At huwag mo ring tapusin kaagad ang buhay mo. Kaya marami rin ang ilan, tinatapos na nila ang buhay nila. Sa Diyos, laging may pag-asa. Walang imposible po sa Kanya. So you have faith, then lagyan mo na rin ho ng hope. Umasa ka na makakalagpas ka ho dyan sa bagyong yan. Makakaraos ka rin, makakaahon ka rin, at makakamtan mo yung pangakong buhay na inaasam-asam mo dahil kasama mo si Lord. Hello, amen mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, umasa ka. Umasa ho tayo. Yan ay kasangkapan hong magliligtas. Sabi ho, di ba? Let God's saving power be like a helmet. Number 6 and last, Bible. Okay? Sabihin natin lahat, Bible. Ano bang Bible? Ang Bible ho, sa verse 17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So yung salita ho ng Diyos. Ito ho yung gamitin nating espada, sword, panlaban. Kung mapapansin nyo nga ho, sa lahat ng armor o weapon o kasuotang binigay ni God sa atin upang gamitin at isuot, belt of truth,
breastplate of righteousness, shoes, ano pa? Shield of faith, helmet of salvation, or hope of salvation. Itong ika-anim, ang pinakatatanging pang-opensibang kasangkapan. The sword. Kung suot mo lahat ng helmet, breastplate, shield, at wala kang sword, paano ka lalaban? No? At sabihin man natin, sige, sword na lang ang dalhin mo at hindi ka magsuot ng breastplate at shield, hindi mo dalhin, hindi mo suot ang helmet, may sword ka lang, manalo ka pa rin ba? No. Ibinigay ho lahat yan para sa proteksyon mo at panglaban. No? Ibig sabihin, mamuhay ho tayo bilang isang tapat na anak ng Diyos. Truthful, righteous, peaceful, no? Ano pa? May faith, may hope, then last, may Bible, no? Na hindi lang hawak, kundi inaaral, binubulay, minememorya, inilalagay sa isip, at ididiretso sa itatanim sa puso, no? At ating pakakaingatan, sapagkat ito ang magliligtas sa ating buhay araw-araw. Kung maalala nyo, ang Panginoon, tinuksuman din siya. Naalala nyo? Si Kristo tinukso ng Diablo 3 beses. No, ito yung sabi nilang tinidor ng Diablo. Kaya ho 3 yung panusok na malaking tinidor na hawak ng devil, symbol lang ho yun. Simbolo ng 3 panukso. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Lahat ng itong tukso in-apply ni devil kay Jesus Christ. Nung nandun siya sa wilderness, nagpre-pray, nagka-fasting. Unang tukso ng Diablo, lust of the flesh. Alam ni Satan na si Jesus ay gutom na. Kasi 40 days po siyang hindi kumakain. Anong ginawa ho ni Satan? If you are the Son of God, turn the stones into bread. Alam ho ni Satan na siya ang anak ng Diyos at siya ay Diyos at makapangyarihan, kaya niyang gawin yun. Kaya niya tinutukso. Hindi tutuksoin siya ni Satan kung in the first place, alam ni Satan hindi magagawa ni Jesus Christ. Ang bato, kaya niyang gawing tinapay. Bitan niyo yung power ni Jesus Christ. Diba? Pero tukso ho yun para mag-give in siya sa gusto ni Satan, hindi sa gusto ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, anong sagot ni Jesus Christ? Paano niya nilabanan si Satan? Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Iniwan na siya ni Satan. Okay? Buo ang isipan mo, matatag ka. Humanap na naman ho siya ng ibang pagkakataong tuksoy na naman si Jesus. Alam niyo yung next temptation, ba? Habang nagbubulay yung Panginoon, dumating sa puntong napatayo ho siya sa taas ho ng temple. Nandun ho sa mataas sa lugar at nandun siguro maraming nagpre-pray siya sa Ama. Nagbubulay, inihanda ang sarili niya. And sabi na naman ni Satan, you are the Son of God. Ihulog mo yung sarili mo. Diba sabi sa Bible,
sasaluhin ka ng mga anghel at di ka nila hayaang mahulog at tumama sa mga bato. Kaya magpatihulog ka na. Kasi yung mga paraan ni Satan, bakit ganun ang tukso, di ba? Bakit ka tutuksohin sa pagkain? Sikmura. Bakit ka tutuksohin sa magpahulog? Magpakamatay ka na. Kasi alam marahil ni Satan na siya ho yung sacrifice. No? Na aako ng lahat ng kasalanan na magiging daan ho ng kaligtasan ng mga magsisisampalataya. Kaya gusto na hong unahan ni Satan si Jesus. Patihulog ka na para mamatay ka na. Hindi na mangyari yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Pero hindi niya sasabihin yun kay Jesus Christ. Pakana niya lang yun para maputol yung misyon ni Kristo. At gumamit pa siya ng Word of God. Alam niyo ho, galing yun sa Psalm. Na iingatan ka ng mga anghel ng Diyos. Kita nyo? Alam nyo ba, hindi alam ni Satan yung Word of God? Alam niya. Marunong din siyang gumamit ng Bible. Alam niyo? Yan nga rin yung mga paraan niya ng panukso. Diba? Marami hong natutuksong even Christians, no? Na namamali ho ng landas dahil ho sa kanila ring ambisyon. Gabihin hong ni Satan, di ba gusto ni Lord na magtagumpay ka, maging successful ka? Sige, kunin mo yung trabaho doon. Iwan mo nalang yung pamilya mo. Subukan mo. Sige, ibenta mo lahat ng ari-arian mo muna, yung kalabaw nyo, ibenta nyo. Para makarating ka na doon. No? Na itong si Utu-Uto, basta kuha na lang dahil doon sa pag... May pangangailangan yung pamilya, mamamatay ang pamilya mo, hindi kakain sila. Ay, sige na. Isugal mo na. Ganyan, di ba? So matapos makarating ng ibang bansa, matagpo kanila, anong naging work nila? Katulong. Marami hong napahamak na pamilya. No? So you have to know first the will of God. No? Sabi niyang gagamit ho siya ng salita. So anong sagot ni Kristo kay Satan? You shall not tempt the Lord your God. Huwag mong tuksohin ang Diyos. Last temptation, naalala niyo? Sabi ni Satan, ibibigay ko lahat yan. Lahat yan, akin yan, yung glory, power. Sambahin mo lang ako. Sabi ni Satan, diba? Ang sagot ni Jesus Christ, you shall only worship the Lord your God and serve Him only. If we don't know the words of Jesus Christ, the Word of God, then madali tayong matukso. No, doon nga lang po sa 10 utos. Kung hindi nyo alam ang 10 utos ng Diyos, bagsak kayo. Ano yung una? Ano yung ikalawa? Lahat yan ay gabay natin, protection natin sa buhay. Upang hindi ho tayo madaya ng kalaban. Diba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalud niya, huwag kang papatay. Bagamat marahil may pagkaunawa o naririnig na ng tao ito, sa kabila nun, pumapatay, nangangalun niya, nagnanakaw, na hindi nila naisip, dinadala nilang sarili nila sa kapahamakan. Dinadala niyo yung sarili niyo sa buhay na sasaktan niyo ang sarili mong damdamin at maging mga mahal mo sa buhay ay sasaktan mo. Naniniwala po ako, we don't want to live in that way. Because we love our families. Amen mo ba? No? So if we truly cares, we love, then follow the commandments of God. No?
Memorize the Word of God. Isa-isip, isa-puso mo, dahil yan ang magliligtas po sa iyo. Hebrews 4:12, basahin natin. God's Word is alive and working. It is sharper than the sharpest sword and cuts all the way into us. It cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. God's Word cuts to the center of our joints and our bones. It judges the thoughts, the feelings in our hearts. Ano sinasabi? Ang Word ni God ay powerful, at maging si Satan, kaya mong labanan by using the Word of God. That is our sword of the Spirit. Huh? So tandaan ho natin itong mga weapon na dapat ho nating laging taglay at suot. Reviewin natin. Ano yung six armor? Number one, truthfulness. Maging totoo ho tayo sa Diyos at sa kapwa natin. Kung lagi ho tayo at gagawin nating habit ang pagiging totoo at tapat, ligtas ka. Amen ho ba? Pag hindi ka magiging tapat at totoo, kapahamakan ang mangyayari. Number two, righteousness. Maging matuwid ka sa pamumuhay mo. Yan ang weapon na magdadala pa sa iyo sa higit na kaligtasan at papapala. Matuwid sa pananalita, sa pag-iisip, no? Sa iyong pamumuhay. No? Huwag ho tayong maging mahina kung mahina yung iyong kapartner sa buhay. Sabihin mo, Pastor, yung aking kasama, mahina siya, kaya ako magiging mahina na rin. Siya munang baguhin ng Diyos. Tsaka ako magpapabago sa Diyos. Then para magsama kayo sa impyerno. No? Kung siya ay pinili niyang mahina, ikaw ay magpakatatag, magpakalakas ka. Iligtas mo ang sarili mo at ipanalangin mong maligtas din yung iyong kasama sa buhay. Hindi lang yung kasama, maging yung anak mo na nagpapasaway at sabihin mong tinik sa dibdib mo. Matanda ka na, hihiga ka na lang at naghihintay ka na lang ng iyong oras. Nagiging problema pa ng isipan mo. Kaya ipanalangin mo na sila ay maligtas din. No? Tayo ho ay maging matatag. No? Truthful, righteous, ano, peaceful, anuman hong dilubyo ang dumating sa buhay mo, maging panatag ka dahil sa kapanatagan, ligtas ka at nandyan ang Diyos na tutulong po sa iyo. Amen? Dahil pag hindi ka naging panatag, pinairal mo yung alalahanin, yung takot sa iyo, problema yan. Baka makagawa ka pa ng dagdag na problema sa inyong buhay. Imbis na mabawasan ang problema, abay, nadagdagan pa. Sa iyong pagiging panic, pagpapanik mo, no, yung apoy na nakasindi na papatayin mo lang ng tubig, binuhusan mo pa ng gasolina. De, lalo pang nagliyab, di ba? Peacefulness. No? Number four, faith. Have faith. Walang problemang hindi kaya ni Lord. Walang problemang walang sagot o katugunan ng Diyos. Lahat ng problema may sagot na si Lord. Kailangan lang ho natin ng faith. Amen? Ano yung faith? Naniniwala sa tiyak na mangyayari kahit hindi mo pa nahahawakan o nakikita. Hope ang panglimang gamit. Umasa ho tayo na si Lord, hindi ho tayo bibiguin. Naniniwala ho ba tayo? Hello? Naniniwala ka bang hindi ka bibiguin ng Diyos? Amen ho ba? Kung naniniwala ka, panghawakan niyo. Ha? Panghawakan niyo siya. Kung pinaghihintay ka ni God,
Then pinaiiral lang ni God sa iyo yung hope. Huh? Sabi ni Lord, sige pa, mag-hope ka pa, umasa ka, maghintay ka, ha? Magtiwala ka lang. At hindi kita bibiguin, promise yun. Ha? Hindi nalilate si Lord, hindi nati-delay, laging on time. Pag hindi pa dumarating, ibig sabihin, hindi pa panahon. Ha? Pag dumating, ibig sabihin, kalooban na ng Diyos. At kung meron mang dumarating na ibang hindi para bagang hindi galing sa Diyos, galing yon kay Satan. Para yakapin mo na, tanggapin mo na, isipin mo na ito'y galing sa Diyos. Maging maingat po tayo sa mga pakana ng Diablo. Last, Bible. Word of God. Kabisaduhin nyo ang salita ng Diyos. Aralin nyo ang sampung utos. Alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At tinitiyak ko ng Panginoon, panalo na po tayo. Amen? No? So lahat po tayo tumayo. Let us win all our battles. No?